Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, November 4, 2022. Ang umiiral nga po no, ngayon sa ating bansa, itong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po ngayon sa ilang bahagi ng Mindanao at umaabot nga po ito hanggang dito sa may parte ng Camarines provinces at ng Quezon. Asahan nga po natin dyan yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan at yung ating localized thunderstorm naman ay nakakaranas po tayo nyan, lalo po dito sa may parte ng Metro Manila. Asahan po natin yung mga biglang pagbuhos ng pag-ulan, lalo dito rin po sa may parte ng Northern Luzon, sa may parte ng Ilocos Region, maging parte po ng Baguio. Dito nga po sa western section ng ating bansa, sa may parte po yan ng Bataan, ay may mga posibilidad po tayo dyang localized thunderstorm. Maging dito nga po sa may parte ng Palawan, makakaranas po tayo dyan ng pulupulong pag-ulan. Meron po tayong namataang low pressure area dito nga po sa may parte ng Guam, sa labas po yan ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ayon naman po sa ating advanced weather forecast, mababa naman po ang tsansa na maging itong isang ganap na bagyo. Dumako na po tayo sa ating advanced weather forecast. By November 5, basahan pa rin po natin no, na makakaranas po pa rin tayo ng mga pag-ulan. At pagdating naman po ng November 6, tuloy-tuloy nga po makakaranas tayo ng pag-ulan. Meron nga po tayong posibilidad na low pressure area na papasok sa ating bansa. By November 7, as low pressure area, magpapaulan po ito sa ilang bahagi ng Visayas at northern section ng Mindanao. At pagdating naman po ng November 8, magiging maganda pa rin po ang lagay ng panahon. Ito nga po yung low pressure area ay makakapagpaulan pa rin sa ilang bahagi ng Visayas. Asahan naman po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan dito nga po sa may eastern section ng Luzon. At pagdating naman po ng November 9, asahan pa rin po natin ano, na makakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan pero ang malaking bahagi ng ating bansa ay magiging maganda po ang lagay ng panahon. By November 10, asahan pa rin po natin na magiging maayos ang ating lagay ng panahon at wala naman tayong inaasahan na anumang bagyo na mabubuo sa loob ng 10 days. At pagdating ng November 11, ito na nga po, makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nga natin, halos mga low pressure area lamang po yung mga posibleng mabuo at ito naman ay hindi po magtutuloy. By November 12, asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan. Meron po tayong mga panibagong low pressure area sa labas ng ating bansa. At pagdating naman ng November 13, tuloy-tuloy pa rin po ano, na makakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan sa may parte ng Eastern Visayas at ng Bicol Region at ilang bahagi ng Palawan. Ito naman pong isang low pressure area ay nasa labas pa ng ating bansa at ito nga po ay malayo pa. No? At ito naman po ay sa ngayon ay mababa po ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Again, inuulit po natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago lahat po yung ating nakikita sa ating monitor. Kaya manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa mga posibilidad na pagbabago ng mga lagay ng panahon na ating minomonitor sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.